upon Carl. Thank you. Elite lang naman na lang sila dyan, ha? Mabuti at nakakatuwa na makarinig ng mga Tagalog na kanta, no? In fact, mabuti na ang ating praise team ay next time kumanta tayo ng mga Tagalog na mga songs or Bisaya o Ilonggo o Ilocano para noon magkaroon ulit tayo ng kaunting ideya ng mga pagsamba sa Pilipinas. Amen? Amen. Thank you, Ivan. Huwag kang mawala ng loob sapagkat ang Panginoon na hindi magpapabaya. Nawalan ka ng trabaho because God is preparing something better for you. Amen. That's what I believe. Ngayong gabi, ngayong hapon ay itutuloy natin ang pag-aaral natin sa Book of Genesis. And now we are sa Genesis chapter 14. Last week ay tinalakay ni Elder Dario ang Genesis chapter 13. And it has been thoroughly and well presented to us. Alam niyo, nagpapasalamat ako na may Elder Dario tayo. And ang mga elders natin na nangangaral sa atin. Dahil kung nakakapakinig kayo ng mga mangangaral na nagsasalita pag divine service, basically magkakaroon na kayo ng comparison at magkakaroon na kayo ng idea kung klaro ba yung kanilang mga pangangaral, may sense ba, may point ba. And I believe ang ating mga elders sa pangungunan ni Elder Dario, ang isa sa mga pinakamahusay na nakilala kong mga elder na hindi pastor na magagaling na mga mangangaral. Hindi ho biro yun. Hindi biro yun. Like, pag nakikinig ako sa kanila, I'm totally blessed. Sabi ko last week, no, greediness versus generosity, yung family versus fortune, these are all theologically founded and these are all logical, these are all very practical. This is what the church should hear about pagka pinag-aaralan ng salita ng Diyos. So, Elder Dario, salamat po ng marami. Dala mo ang aming mga pananalangin habang ikaw ay nangangaral lang ganyan. Kayo ho ay napakaswerte na may mga ganyan kayong elder, mga kapatid. And I praise the Lord for their ministry. Ngayong hapon ay titingnan natin ang summary ng Genesis chapter 14. Kapatid na Ian, makikilabas mo nga yung ating Genesis chapter 14. Meron akong brief summary. Pakibuksan niyo po ang inyong mga Bible sa Genesis chapter 14. At meron tayong brief summary ng buong chapter. And here magkakaroon na kayo ng basic idea ano ang nangyayari sa Genesis chapter 14. Here, makikita nyo ang verse 1 to 16 ay mga battle reports. For the first time sa book ng Genesis, ay iniulat ang wars of kings and kingdoms. Never has this been reported before chapter 14. And here we were told na there are at least two groups of kingdoms that were battling against each other. Yung una ay sa chapter 1 to 4, yung Eastern Kings versus Western Kings, round 1. Yung verses 5 to 12, round 2 ng Eastern Kings at saka ng Western Kings. Yung verses 13 to 16 ay yung Abraham versus the Eastern Kings. And later on, ikukwento ko sa inyo yan dahan-dahan. Sa verses 17 to 24, ay iniulat sa atin ang confrontation between Abram returning from a victorious campaign against sa Eastern King who took yung kanyang pamangkin na si Lot kasama ng kanyang lahat ng mga livestock, lahat ng kanyang mga gamit at lahat ng kanyang buong sambahayan ay dala. Abraham was able to recover them all. So when he was coming back, ay makikita niyo na yung record ng nangyari sa verses 17 to 24 kung saan siya ay sinalubong ng King of Sodom. At for the first time also, ay si Melchizedek was introduced to us sa Bible. At pinakita yung conversation nila between Abraham, King of Sodom, and Melchizedek. And later on, pakikita ko sa inyo yung detail niyan. But I'm showing you the big picture of the chapter. Sa verse 17, King of Sodom meet Abram. Sa 18 to 20, Melchizedek blesses Abram. And sa verse 21, King of Sodom demanded something from Abraham. Yung ending ng chapter was the reply of Abraham. Let's go little by little
sa text natin ngayong hapon, mga kapatid ko. Genesis. When you go back dun sa sermon ng elder ka nung nakalipas na linggo, ay makikita nyo na si Lot sa Genesis chapter 13 ay pumili ng kanyang lugar. Okay, makikibalik mga kapatid ko yan. Pumili kahit siya ng kanyang lugar doon sa malapit sa Sodoma at saka sa Gomorrah. Alright, malapit dun sa Sodoma at Gomorrah. Sabi dito sa 13, buksan niyo po yung Bible ninyo dahil I believe makikita ninyo ng klaro yan. Genesis 13 verse 10. At itiningin ni Lot ang kanyang mga mata at natanaw niya ang buong kapatagan ng Jordan na pawang patubigan na magaling sa magkabi-kabila. Kung pasa sa Zoar bago giniba ng Panginoon ng Sodoma at Gomorrah ay gaya ng halamanan ng Panginoon gaya ng lupain ng Ehipto. Kaya sabi dito, si Lot ay pinili para sa kanyang sarili ang kapatagan ng Jordan at napunta doon sa bahagi ng East. Humiwalay siya kay Abraham. Dito makikita nyo na iniulat din kung saan nagtayo ng kanyang tirahan itong si Lot. Ito ay nasa verse 12 ng Genesis 13. Ito po ang mababasa natin. Tumahan si Abraham sa lupain ng Kanaan at si Lot ay tumahan sa mga bayan ng kapatagan at inilipat ang kanyang tolda katabi sa Sodoma. Sa 13 verse 12, makikita natin na si Lot ay nagbahay malapit sa Sodoma. Okay. Yung sumunod, pagdating na ng chapter 14, mga kapatid ko, ay may makikita kayo dito na ibang nangyari kay Lot sapagkat ang report na sa chapter 14, kung babasahin niyo mga kapatid ko, chapter 14, verse 12. Genesis 14, verse 12. At dinala nila si Lot na anak ng kapatid ni Abraham na nananahan sa Sodoma at ang kanyang mga pag-aari at sila ay nagsiyaon. Apparently, Elder Dario, sa chapter 13, nung sabi ni Abraham kay Lot, oh sige, medyo nakakagulo na yung mga tao natin. Pumili ka na lang saan mo gusto na tumira. Kung kakanan ka, kakaliwa ako. Kung kakaliwa ka, kakanan ako. Kung dediretso ka, tatalikod ako. Kumbaga, yung matanda na, na tito niya, siya na ang nagbigay. Although hindi ito usual practice ng Near Eastern patriarchs. Pero out of Abraham's generosity, sabi niya, pamangkin, ikaw na ang pumili. Kung piliin mo yung kanan, kakaliwan na lang ako. Alright? Nung sa Genesis 13, nakita daw ni Lot na yung kapatagan ay maganda at may ilog. At nakita niya pa na malapit sa Sodoma, one of the developed city during that time, so pinili niya yung maganda, maraming damo, the greener pasture. Pinili niya yung mas magandang lugar. Kaya si Abraham na natili doon sa kagubatan, doon sa mga bukid ni Mamre. Ang nangyari, sa ulat sa chapter 13 verse 12, si Lot, nagtirik siya ng tolda near Sodom. Malapit lang muna sa Sodoma. Wala pa siya doon sa loob ng Sodoma. Pagdating ng chapter 14, ang ulat na sa atin ng banal na kasulatan, siya ay naninirahan na sa loob ng Sodoma. And so when Sodom, together with the nearby villages and kingdoms were raided by the eastern countries na nakalaban ng mga western countries kasama ang Sodom, yung five kings ng Sodom at sa kanyang mga katabing mga cities, si Lot na naninirahan umano sa loob ng Sodoma ay tinangay na kasama niya. Now we will stop this for a while, and look closely sa implication ito. Chapter 13, nasa labas pa siya. Chapter 13, kasama siya ni Abraham. Later, pumili siya ng mas malapit doon sa Sodoma. Humiwalay siya kay Abraham. Pagkatapos, sa chapter 14, nasa loob na siya ng Sodoma. Tama pala yung kanta. Nagsimula sa patikim-tikim, pinilit kong gustuhin. Dito nagsimulang lumalim, kaya ngayon ang hirap tanggalin. Kapatid, from the record of the Bible, we will be able to gather some important
practical spiritual lessons. Ang kasalanan ay hindi agad-agad malaki ang ginagawa ng isang tao. Nagsisimula siya sa kanyang dahan-dahang pag-usod, inch by inch, patungo sa kasalanan at palayo naman sa Diyos. Parehas yan, magkasabay ang nangyayari. Yung dahan-dahan kang lumalayo sa Diyos, dahan-dahan kang lumalayo sa church, dahan-dahan kang lumalayo sa Bible, dahan-dahan kang lumalayo sa pananalangin, dahan-dahan na nasa church ka na, nagpe-Facebook ka pa, ano ba't yung mga social media na yan? Kahit na Sabado, hindi mo tinatantanan. Dahan-dahan lang yan. Sabihin nyo sa katabi nyo, dahan-dahan yan. Hindi yan biglaan. Hindi bigla ang nangyayaring bad agad. Hindi bigla ang nangyayari na napapahiwalay ka kaagad. Hindi biglaan yan. Sabihin niyo uli sa katabi niyo, dahan-dahan yan. And sometimes people will say, maliit lang naman yan. It will not matter much. Nagsisimula yan sa maliit pero papunta din yan sa malaki until finally, as what the Bible has recorded, itong si Lot, mga kapatid ko, nasa loob na din pala siya ng Sodoma. Paano siya nakarating dun sa loob? Sa simula ng Genesis, ang record sa kanya, kasama niya ang Abraham. Kasama niya ang patriarka, kasama niya ang pastor, kasama niya yung maglilid sa kanya sa Panginoong Diyos. Pero dahil nga, priority niya yung kanyang mga tupa, yung kanyang mga baka, priority niya yung magandang Sodoma, priority niya yung green land, green pastures, priority niya doon na merong ilog doon, may tubigan doon. Di bali nang mapalayo siya kay Abraham. Ang mahalaga, guminhawa ang kanyang kabuhayan. Dahan-dahan. Mag-iingat kayo mga kapatid. Mag-iingat kayo ha. Yang pagiging sinungaling, dahan-dahan lang din yan. Yang pagnanakaw, dahan-dahan lang din yan. Yang pagiging maldita, dahan-dahan din yan. Yung paggawa ng masama, dahan-dahan lang din na nangyayari. Pero yung mga maliliit na na-accumulate sa atin, dahan-dahan tayong lumalayo sa Diyos, dahan-dahan naman tayong napapalapit sa Sodoma. Until one day we realize, we woke up, naroon na tayo sa Sodoma. Alam mo, merong tinatawag na panja sa Thailand, Laos, Cambodia, sa mga Southeast Asia. Ito ay, sa English, ay the breaking of the elephant spirit. Dahan-dahan ang gagawin nila, mga kapatid, sa baby elephant, pagka siya ay mga edad na, na mga 5 to 7, yung baby elephant pa, ang gagawin sa kanya, mga kapatid ko, ay ilalagay siya sa isang lugar, itong parang ganitong picture na to, na hindi siya makakagalaw. Hanggang hindi niya sinusunod yung nagtitrain sa kanya. May mga time din na itatali lahat ng paa niya. Itatali lahat ng paa niya. At hindi siya pagagalawin nang nagtitrain sa kanya hanggat hindi kinagawa o sinasabi nung nagtitrain sa kanya. Later on, lalagyan na siya ng tali. At yung tali na yon ay sobrang higpit, hindi siya makakagalaw ng malayo at ang gagawin niya ay magsisirkel lang siya doon sa maaabot ng tali niya. Later on, pagka medyo malaki na siya, ay papalitan niya ng kadena. At pagkatapos ay dahil may kadena siya, nakaset na sa mind niya na hindi siya pwedeng lumayo o lumakad mas malayo kaysa doon sa kadena niya kung hindi siya ay mababartulina. Mababalik siya dito sa pagkakakulong niya na bartulina na ganyan. So, nagkaroon na yung elephant ng mentality habang lumalaki siya na kahit karayo yung sinulid na lang yung nakatali sa paa niya, sa poste, hindi na din siya umaalis. Nandun lang siya sa paikot-ikot doon sa maabot ng sinulid na nakatali sa paan niya. And kahit wala na yung sinulid na nakatali sa paan niya, ay hindi na lang din siya aalis doon kasi alam niya na ang alam lang niya hanggang doon lang dapat siya, hindi siya pupunta sa iba hanggang hindi siya ginaguide o hanggang hindi siya tinutulungan or nililid ng nagtitrain sa kanya. Dahan-dahan nangyayari yan.
hanggang malagay na sa isip mo na na-stuck na sa isip mo, ganito na ako, ganito na yung mangyayari. Na-anticipate mo na lahat kahit wala ka ng tali, na-condition na yung isip mo na hindi ko kaya tong tukso na to, masyadong malaki to, ano na to, talagang ganito na ako, ito siguro yung kahinaan ko, kakantahin mo na din yung kanta ni Erap, pagkat ako ay tao lamang. Ang tao'y marupok, kay daling lumimot, sa Diyos na may lalang, siya ang nagtulot. And so, yan ang nangyari kay Lot, mga kapatid. Dahan-dahan, dahan-dahan. Ano sa sa Ilocano yung dahan-dahan? Inot-inot ba yan? Ha? Sa Bisaya, ano yung dahan-dahan, Joel? Tagalog din. Sa sumunod, mga kapatid ko, makikita natin na ang Bible ay iniulat na ang halos lahat ng mga tao na involved sa Genesis chapter 14, babasahin natin isa-isa, ay nangunguha, mga kapatid. Halimbawa, buksan niyo yung Bible niyo sa Genesis chapter 14, verse 4. Genesis 14, verse 4. 12 taong nagsipaglingkod kay Chedorlaomer at sa 13 taon ay nagsipaghimagsik. Yung mga country, kaya sila sinakop nitong si Chedorlaomer dahil finally they rebelled against him. Kinuha nila yung sarili na ayaw na nila magbigay ng tax, ayaw na nila magbigay ng tulong doon bilang subordinate country ni Chedorlaomer. So, they have taken what actually belongs to them. Sa verse 7, ito naman ang nangyari. At sila ay nangagbalik at nagsiparoon sa Enmespat, at kanilang sinaktan ang buong lupain ng mga Amalekita at pati ng mga Amoreyo na nagsisitahan sa Hasason Tamar. Sabi doon sa English, they conquered. They have taken the land. Susunod, mga kapatid ko, na report ay nasa verse 11 and verse 12. Babasahin ko po sa Tagalog. At kanilang sinamsam ang lahat ng pag-aari ng Sodoma at Gomora, lahat nilang pagkain at nagsiyaon. At dinala nila si Lot, sabi sa verse 12, na anak ng kapatid ni Abram na nananahan sa Sodoma at ang kanyang mga pag-aari at sila'y nagsiyaon. What am I trying to present to you is this. Halos lahat ng report ng participants sa Genesis 14, they are taking something. First, yung 4 na Westerner Kingdom, sabi nila, huwag na tayong maglingkod dyan kay Chedorlaomer. Kunin na lang natin yung sarili natin. Yung ating mga binibigay sa kanya, sa atin na lang. Pagkatapos, dito naman sa chapter 14 verses 11, sinakop nga sila ng four kings, kinuha lahat ng kanilang mga goods, pati lahat ng kanilang mga pagkain, lahat ng food nila, no, mga kapatid. Sa verse 12, may kinuha pa sila. At dinala nila si Lot na anak ng kapatid ni Abraham na nananahan sa Sodoma at ang kanyang mga pag-aari at sila'y nagsiyaon. So, they carried away, they have taken all the possession of Sodom. They have taken all that belongs to Sodom. They have taken all the food of Sodom. Verse 12, inulit, when you read the Bible, you notice yung mga details na nakalagay sa kanya. They also, hindi pa tapos. They also carried off Abram's nephew Lot and his possessions. Since he was living where? In Sodom. So, nung umalis, yung mga Eastern Kings, dala nila lahat ng mga baka, dala lahat ng mga tupa, dala lahat ng mga babae ng Sodom at ng mga kalapit na mga village na ng mga country nila, dala-dala nila lahat, kinuha nila lahat ang naroon, mga kapatid. And it was a great plunder. Next, makikita pa rin natin yung ulat na nanguha sila sa verse 14. At pagkarinig ni Abraham na nabihag ang kanyang kapatid ay pinagsama ang kanyang mga subok na lalaki na ipinanganak sa kanyang bahay na 318 at kanilang hinabol sila hanggang Dan. So here we will see again the report that someone was taken captive, yung pamilya ni Lot na kamag-anak ni Abraham. Sa 14 verse 21, nang bumalik na si Abraham, after nung kanyang pakikipaglaban dun sa mga Eastern Kings,
Sabi naman ng king ng Sodom, the king of Sodom said to Abram, give me the people and keep the goods for yourself. He was again taking something from Abram. The next verse, mga kapatid, ay nasa verse 20. Makikita naman natin dito na itong si Melchizedek at si Abraham lamang ang nagbibigay sa chapter na ito. Nang makausap ni Melchizedek at i-bless ni Melchizedek itong si Abraham, sabi niya, blessed be the God of Abraham who has given your enemies into your hand. Sabi ni Abraham, then Abraham gave him a tenth of everything. And here sa Genesis chapter 14 was the first mention of the word tithing or the giving of the tithe. This is the first time in the Bible that the word tithing or the giving of the tenth was mentioned, mga kapatid. And here, it was Abraham, the father of all nations, the father of faithful Christians, ang nagbigay ng tithe, mga kapatid. We will not discuss the tithing, etc., but we will just summarize anong ibig sabihin nito sa buhay natin as we see the two kinds of people sa narrative natin. Kung may kumukuha, may namimigay. Ngayon, sabi ni King ng Sodom, walang pangalan, Abraham, congratulations, mabuti nakabalikan ng ganyan. Walang ganon. Natalo ang Sodom sa labanan, sinaklolohan ni Abraham dahil sa kanyang pamangkin na si Lot. Nung bumalik siya, walang sabi yung King of Sodom na thank you. Wala din na, naku, mabuti nanalo ka, okay ka lang ba? May mga tao mo ba? May mga sugatan? May tutulungan ba tayo? Walang ganon. Walang thank you, Elder Sunny. Alam mo ang sabi lang niya sa verse 19, sabi niya, ano, ibigay mo sa akin yung mga tao. Aba, demanding. Siya nga talo, wala siyang ginawa, nanghihingi na naman ngayon. Sabi niya, ibigay mo sa akin yung mga tao, lahat ng mga pag-aari sa iyo na. Sabi ni Abraham, and this has been repeated twice, mga kapatid ko, sa verse 23 at saka sa 24, look closely. Again, I'm trying to present to you the two kinds of people sa chapter 14. Yung isa nangunguha lang ng nangunguha. Yung isa naman, ito, nagbibigay. Sabi ni Abraham, Abraham said to the king of Sodom, with raised hand I have sworn an oath to the Lord, God Most High, creator of heaven and earth, that I will accept nothing belonging to you, not even a thread or the strap of a sandal, so that you will never be able to say, I made Abram rich. Sabi ni Abram, ako ay merong panata sa Diyos. Hindi ako tatanggap ng anumang bagay galing sa Sodoma. Kahit pa yung maliit lang na sinulid sa mga damit ng inyong laylayan, o kahit man hindi yung sapatos, kundi kahit yung tali ng sapatos, pag galing sa Sodoma, wag na lang. Sodoma yan eh. Kukunin ko pa? Kulang ba yung galing sa Diyos? Nakukuha pa ako ng bagay galing sa Sodoma? Inulit pa, mga kapatid, para malinaw. Pakasabihin nyo, dyan lang naman siguro nakasulat, Pastor. Meron pa, mga kapatid. Nasa verse 21. At yun yung sabi niya kasi, ng hari ng Sodom, no? Nandito uli yan, mga kapatid ko, sa verse 23. Isinumpa kong hindi ako kukuha maging isang sinulid o maging isang panali ng pangyapak o ng anumang nauukol sa iyo. Baka iyong sabihin, pinayaman ko si Abraham. 24. Liban na lamang ang kinain ng mga binata at ang bahagi ng mga lalaking kinasama ko, si Aner, si Eskol at si Mamre, ay pakunin mo ng kanilang mga bahagi. Twice na sinabi, mga kapatid ko, na si Abraham, sabi niya, Abraham, hindi ako kukuha ng anything that belongs to you. Yung mga kasama ko na lang pakunin, si Eskol, si Mamre, si Aner, sabi niya. Pero ako, sabi niya, hindi ako kukuha ng galing sa Sodoma. And here, the summary is this. In the book of Genesis chapter 14, when everyone was taking, the kings were taking the land, the kings were taking the spoils, the kings were taking the flocks, the kings were taking the people and the women and the children and bringing all together doon sa eastern countries on their way out.
the kings, the Sodom king would want to take something from Abram as well, but not Abram. Ito lang yung makikita niyong narrative sa chapter 14, mga kapatid. People are taking, the kings are taking, but Abraham was giving. Sabi niya, nagbigay siya ng tithe kay Melchizedek. Binigay niya din yung mga pag-aari uli ni Lot. Eh alam niyo, yung normal na tao, halimbawa kayo yung uncle, si Abraham, no? Lot, yan ang tigas ng ulo mo. Diba? Alam mo ng Sodoma yan. Diyan ka pa nagtirik ng bahay. Alam mo ng masama yan, yan pag ginawa mo. Eh di mag-suffer ka ngayon. Yung normal na tao ba na Adventist na magaling manisi? Adventist yan? Pero parang sablay din yung pag-iisip. Alam niya na nga nahihirapan na yung tao. Alam niya na nga na nahuli na yung tao. Dinala ng bihag yung tao. Alam mo yung dalhin ka, hindi mo alam saan kayo pupunta. Dala yung asawa mo, dala yung mga anak mo, dala ang buong pangarap mo. At hindi mo alam kung most likely si Lot at ang kanyang mga anak at ang asawa ay pagbibili ng mga alipin. Isipin mo yung damdamin ni Lot habang naglalakad sila. And most likely hindi lang sila naglalakad. Baka nakatali ang paa, nakatali ang mga kamay. Walang kain, walang tulog halos sapagkat hindi niya maisip kung anong mangyayari sa kanya in the future. Bukas anong mangyayari. Tapos eto naman, darating naman si Adventist ni Abraham. Pag kinonfront niya yung mga makasalanan, ano sabi ko sa'yo, di ba? Tumingin ka sa akin, tumingin ka. Tigas ng ulo mo eh. Pero hindi si Abraham. Bilang sa Bible, nung nakuha na ni Abraham ang lahat, binigay niya lahat ulit kay Lot. Walang sermon. Wala ding pangaral. Walang whatsoever. But he was... When everyone was taking, he was giving. Ngayon, sino kayo dyan sa chapter 14? Kayo ba yung pagkausap nyo ang Diyos, iniisip nyo lang yung makukuha nyo sa Kanya? Yung pag nananalangin kayo, iniisip mo lamang yung mahihita mo sa Diyos? Eh, bakit naman ako sisimba? Ano namang mapapala ko dyan? Meron ba niyang pakain? Merong nagsisimba para pagpalain, para makahanap ng bagong trabaho, para ma-promote. Iniisip mo kung paano ka palalakasin ng Diyos. May nasimba para pagalingin ng Diyos. May nasimba upang siya ay mawala, matanggal sa kanya yung guilty feeling niya at tulungan siya ng Diyos. When we approach God, we act like the Sodomites. We only come close to God so that we will get something from God. And when God doesn't seem to be giving us anything, we would want to go back to Sodom. Who are you in the narrative? The one who was taking or the one who was giving? Ang church natin, 55% ang nagta-tithes, 45% zero tithes. Pasensya na kayong mga kapatid, but you know yourself. May this be a wake-up call to you. Refuse to just take from the blessings of God and never ever have any plans to return what rightfully belongs to God. Because one day you will answer to God, not to Pastor Egan, not to the treasury team, not to the Singapore conference. You will answer and face God. Where are the treasures that He has entrusted to you? Because you have been taking and yet you have not been giving. Alam mo, kaya maraming naghihirap sa atin. Hindi naman dahil mahirap yung Diyos natin. Pero dahil ayaw nyo lang magtapat sa Diyos na kayang magpala sa inyo. Tingnan nyo yung buhay ng mga nagtatapat, mga kapatid. Si Abraham, hindi naman siya mahirap dito eh. Pero bakit hindi siya mahirap? Hindi din naman siya millionaire o billionaire na dito, mga kapatid. Pero hindi na siya yung nanghihingi pa. Magandang dumating sa point ng buhay nyo na hindi na kayo yung nanghihingi, kayo na ang namimigay. Amen? Bakit? Bakit? Paanong kayo ay makapamimigay kung ang inyong isang kamay ay naroon sa kamay ng pagpapala ng Panginoon? Ang isang kamay nyo naman ay maging daluyan ng kanyang pagpapala.
tuloy-tuloy ang agos ng biyaya. Pero the moment na ikinlos mo ang iyong kamay, isang kamay, tumatanggap ka lang ng biyaya, matatapos ang pagdaloy din ng biyaya at pagpapala sa iyo ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Mga kapatid, gusto kong guminhawa ang buhay ninyo. Gusto kong balang araw kayo yung namimigay. Gusto kong balang araw kayo yung daloy ng pagpapala. Hindi po mangyayari yan. Tatandaan ninyo yung 45% ng church. Hindi po mangyayari yan hanggang hindi kayo nagtitiwala na anumang para sa Diyos, para sa Diyos. Hindi po mangyayari yan. Hindi po. Akala nyo yayaman kayo na ikinupit nyo yung tithe ng Panginoon? Yayaman kayo? Hindi po. Alam nyo, halimbawa, no, $100 na kayo, ang tithe nun ay $10. 90 lang yung natira sa'yo. Yung $90 na may pagpapala ng Diyos, mas malayo ang mararating sa $100 na may sumpa ng Diyos. Ulit, yung $90 na may kalakip na pagpapala ng Diyos, mas malayo ang mararating kaysa sa $100 na may sumpa ng Diyos. Huwag niyo na humpang hinayangan, mga kapatid ko. Huwag niyo humpang hinayangan. Subukin niyo lang ang Panginoon. Sabi naman niya yan sa Malakias 3, subukin ninyo ako ngayon. Kung hindi ko bubuksan ang mga durungawa ng langit. Yung iba nga, pera na ito, pastor eh. Saka na lang. Eh, ikaw na yan sa Diyos. Ang trabaho lang naman ng pastor, ng mga elder, magpaalaala. Hindi naman ako yayaman kung magtatite kayo, mga kapatid. Hindi naman mababago ang aking stipend. Hindi naman ko malaki na yung tithe ng Filipino. Ano, dadagdagan yung sweldo ni Pastor Egan? Hindi. Kahit hindi din kayo lahat mag-tithe, hindi din naman maapektuhan ang stipend ko. Ang maapektuhan lang, hindi yun tungkol sa akin. Ang maapektuhan kayo. Sayang ang mga pagpapala at pangako na ikinabit ng Panginoong Diyos kaakibat ng bawat pagtatapat. Amen? Ay, yung 45% tahimik. Pasensya na kayo, mga kapatid, ha? Wala naman kasing ibang magsasabi nito sa inyo. Ha? Hayaan mo na yung bagong iPhone na yan. Yung pamamasyal mo, hayaan mo na yan. Alam mo, magtapat ka lang sa Diyos, dadalhin ka ng Diyos sa mga lugar kahit wala kang pera. Gagawa siya ng paraan. Alam niyo ho ako kung bakit ako nakarating ng iba't ibang mga bansa. Hindi ho dahil ninakawang ko yung Diyos. Nakakarating ako ng libre sa Australia, nakarating ako sa ibang bansa ng Asia. It's not because I have money. Nililibre ako. It's because God can do things beyond and outside of our capacity when we just trust in Him. Amen? Okay, nang bahala dyan ha. Lalampasan na natin yan ha. Kayo na at ang Diyos ang mag-uusap niyan ha, mga kapatid. Da, klaro naman na hindi ako nanghihingi ng pera sa inyo. Hindi ko kailangan yan. Hindi na. Pero kailangan nyo yan. At pasensya na din kayo, walang ibang magsasabi niyan, si Pastor Egan lang. You know why? Abrams is being trained to give because one day, he will be required to give all. That's one thing na nakita ko dito sa chapter 14, Elder Dario. Chapter 13, chapter 14, and onwards. Dahan-dahan yung Abraham, hindi siya kukuha ng galing sa Sodoma, hindi siya kukuha ng galing sa masama. Pagka sa masama, hindi niya nakukunin yan. Pagka sa Diyos, ibibigay niya yung para sa Diyos. Ibibigay niya yung para kay Lot, yung pinakamaganda para kay Lot. Because one day pala, pagka pinas forward nyo sa chapter 22 ng Genesis, 22, 23, 24, mga kapatid ko, God will ultimately require from him something that is severely, ultimately dear to him, that is his son Isaac. Eh kung yun nga ang ikapo mo, hindi mo maibigay. One day, pag hiningi na ng Diyos ang buhay mo, pagka mamamatay ka na, pagka yung pinananalangin mong gumaling, hindi gumaling, ano, magtatampo ka sa Diyos. Bakit? Eh yung maliit, hindi mo nga maibigay. Paano pag hiningi na niya yung anak mo, yung asawa mo, yung karir mo, yung future mo, yung pangarap mo, yung pinakamaganda sa buhay mo? Dahil ang pinakamagandang nangyari kay Abraham, si Isaac. Yun yung pinakamagandang nangyari sa kanya. Yun ang naipost niya sa kanyang Instagram, sa kanyang Facebook profile. The best thing that happened to me, Isaac.
ka naman nakakita. Tanda-tanda na niya, nanganak ka pa, di ba? That's the best thing that ever happened to him. But finally, he has to train himself to give liberally. So that later on, when God will ask something ultimate, supreme, special to him, he will just say, take it, Lord. Anyway, it belongs to you, Lord. If you decide to take my child, never mind, Lord. If you decide to take my house, sayo naman yan, Lord. If you decide to take my car, yung kotse na yan, Lord, sayo lang yan, Lord. Pagka nasira sa gawain yung kotse mo, hindi ka nasasama ang loob. Pagka yung bahay mo na nadumihan dahil lang sa gawain sa crusade, hindi nasasama ang loob mo sa Diyos. Why? Because little by little you have acknowledged na ano, ang lahat ng bagay niyang kanino. Kapatid, yung cellphone mo sa Diyos yan. Yung computer niyo sa Diyos yan. Yung subdivision niyo sa Pilipinas sa Diyos yan. Yung pinampariband ng buhok mo sa Diyos yan. Pinampakulot mo sa Diyos yan. Binili mo ng glutathione sa Diyos din yan. Yung pinamasyal mo sa Batam, sa JB, at saka sa Laos, sa Cambodia, sa Australia, sa Diyos yan. Kaya minsan, kapag ka akala natin sa atin ang mga bagay na yan, pag nawala yung kaunti, anong gagawin natin? Magagalit tayo sa... Mga kapatid, I wish one day you will come to a point kaya mong kantahin. Kunin mo na ang lahat sa akin. Wag lang ang Panginoon. Amen? Diba, very good yung mga bata natin eh. No? A summary. 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 Si Lot, ito yung analysis ko sa kanya sa dalawang chapter. Kaya pababa ng pababa. Tamo later on si Lot, yung pamilya niya, hindi niya din nailigtas. Later, no? Para may preview na tayo. Alam na kasi natin yung kwento eh. Si Lot, hindi niya pa alam yung kwento niya later on. Dario, no? Kagaya ng nasabi mo last week. Tayo kasi, nabasa na natin lahat yan eh. Pero yun ang mga nangyari pala sa kanya. Bantayan niyo na mga kapatid. Kuhitin niyo nga uli yung katabi niyo. Bantayan mo na, bantayan mo na, bantayan mo na. Eh si Lot, hindi niya alam yan. Tayo, nabasa na natin ng buo, pero hindi pa niya alam mangyari sa 14, 15, 16, 17, 18. Si Lot, no? Una, pinili niya kung saan masaya at saan lang masagana. Kita niya yung, ano, yung Sofar, nakita niya yung Sodoma, nakita niya yung green pastures. Diba, ang mga OFW, we go to places where the pastures is greener. Oh, lipat na naman ng Australia. Maganda dito, kakabili kami ng ganito, pastor, makakabili kami ng ganito. Settle down na kami dito, sabi ni Elder Eli, oh, di maganda. Wala namang masama doon, Elder Eli, ano. By the way, isa sa pinakamasipag nating elder, si Elder Eli, mga kapatid ko. Kaya alam ko, kahit pumunta ng Australia yan, hindi naman, yun lang yung number one sa kanya, yung material prosperity. Yung wrong company, hindi na yan kasama dyan. Hindi na siya sa papatak doon. Pinili niya yung material prosperity. Tapos, sa 13:11 na rin, ni-report sa Bible, the one of the saddest verse that I have read. Sabi doon, and then they parted company. Sabi sa verse 11, Abram and Lot, they parted company. Wrong company na pili niya. Wrong yung mga kasama niya. Kinasama niya yung hindi nagwo-worship, hindi nagbabasa ng Bible. Kinasama niya yung lagi lang nag-hangout sa orchard. Kinasama niya yung mga tambay lang ng tambay, namama siya lagi doon sa JB. Hindi ko alam kung nagwo-worship ang mga yan. Doon lang sila, wrong company. Sana sumama lang kay Pastor Egan, nagre-revelation study, nagda-Daniel study, puro study, nagpe-pray lagi, amen? Ba't kayo takot sa pastor? Ayun si pastor, tumigil kayo. Ginawa niya akong multo. Ayoko din yung sinasabi sa mga bata. Oh, ayan pa si pastor. Oh, pastor, oh, look at my child. Oh. Sabihin ko sa mga parents, hey, huwag mo akong gawing panakot sa anak mo. Ah. Lalaki ang bata, takot sa pastor. Ba't kayo ganyan? Pagka kayo nagkakausapan ako, ano? Ang ingay-ingay niyo, ang gulo-gulo niyo. Pag dumating, ay si pastor, ay si pastor. Babe tayo. Huwag kayong matakot sa pastor. Amen? Talaga bang ganyan na ang pagmumukha ko, mga kapatid? Talaga bang yan ang aking kapalaran na kinatatakutan? Pagtingin, sabi naman ng nanay ko, ayos naman. Hindi naman kasamaan. Ayos din, mga kapatid.
But you have to choose the right company. And then, dahan-dahan, napunta na siya doon sa wrong place. Inside Sodom. May bagong labas na video. May study na. Makaka-apekto daw talaga ng malaki sa'yo yung mga kasama mo. Okay? Tingnan niya yung mga katabi niya sa upuan. Yan yung mga yung mukhang yan. Yan, yan. Yan ang nakaka-ano sa'yo, nakaka-influensya sa'yo eh. Kung good or bad influence, sila yan. Walang iba yan. Walang naka-apekto sa inyo. Alright? Si Abraham naman, he gave when everyone was taking. Parang ano ito eh. Gusto ko sanang lagyan ng kanta. Kaya lang, ang alam ko lang sa 13:8, sabi niya, anywhere with Jesus. Sa 14:14, he rescued the perishing, si Lot. Sa 14:20-24, he gave when everyone was taking. Yan pala yung papaakyat mga kapatid na buhay. Di ba gusto niyo sumagana ang buhay niya mga kapatid? Hoy! Ay, hindi yun pangunguha pala. Hindi din pangungupit. Hindi kayo dun giginhawa. Ang ginhawa ay basta kasama si Jesus na roon ang pagpapala. Amen? Babantayan nyo yan. Baka yung trabaho mo, wala na si Jesus dyan. Hindi ka nakakapag-pray na dyan, na-stress ka na dyan. Ay, maiging ang nawalan ka ng trabaho. Ayban. Bira ka na makasimba dun. Pag sumimba ka pa, tulala ka na ganyan. Bakit tulala to si Ayban? Stress daw sa trabaho. Eh di maigi yan. Palitan ng Panginoon ng mas maganda. Amen? Amen. Malay mo, makapag-asawa ka pa sa bago mong trabaho. Hindi alam. As we conclude, when Abram took back all the possessions taken by the Eastern King, he has nothing in mind but to give it back to those who belongs it, never to take it for himself. And to me, it is a beautiful point of the actions of God in our lives. God is able to give back what others have taken from you. Amen? Yung kinuha sa'yo ng ibang tao, ng mga bad people, kaya ibalik yan ng Diyos. Kaya kang i-rescue ng Diyos, mga kapatid ko. Kahit na parang very powerful sila, God is able to give it back to you. Yung crush mo na kinuha ng isang ano, ng isang maldita, kayang palitan nyo ng Diyos ng mas matino na tao para sa'yo. Amen? Yung opportunity na nawala sa'yo dahil nagsimba ka kaysa sa ikaw ay nagtrabaho, kayang ibalik at bigyan ng Panginoon ng mas maganda yon kung sa kanya ka lamang magtitiwala. Amen? Si Lot, namatay yung kanyang mga anak, mga kapatid ko. Pero nung palitan ng Panginoon yung kanyang 10 anak, mas magaganda daw. At mas mga gwapo yung kanyang mga anak. Wala daw kasing ganda sa lupain. Nung palitan ng Diyos yung kanyang kamelyo, dinoble ng Panginoon. Nung palitan ng Panginoon yung kanyang mga baka, dinoble ng Panginoon. Nang pinalitan yung kanyang mga tupa, dinoble ng Panginoon. Dinoble lahat, mga kapatid. Because whatever you may lose in following and in obedience to the Lord, is able to give it back to you. Papalitan yan. Pero, kagaya ni Lot, kagaya ni Abram, kagaya ni Job, sometimes you may have to go to through the crucibles and trust God through the crucibles that He will be able to see you through the pain. Lastly, mga kapatid, as we end itong Genesis 14, verse 16, you will see yung report dito. At inuwi niya ang lahat ng pag-aari at inuwi niya rin niya si Lot na kanyang kapatid at ang kanyang mga pag-aari at gayon din ang mga babae ng bayan. Verse 19, sabi ni Melchizedek na hari ng Salem, binasbasan niya siya na sinabi, pagpalain si Abraham ng kataas-taasang Diyos na may-ari ng langit at ng lupa. At purihin sa verse 20, ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay at binigyan siya ni Abraham ng 10th bahagi ng bunga. What are we, as we close this study, what are we seeing here? And he blessed Abraham saying, blessed be Abraham. Kita nyo, he blessed Abraham, blessed be Abraham. Repetition. By the God of the Most High, creator of heaven and earth, and praise be to God the Most High who delivered your enemies into your hand. Ay, anong nakikita nyo dyan? Whatever the successes of Abraham,
It is because God first blesses him. Alam mo ang pagkakaiba ng understanding natin ng tithe and offering sa mga born-again Christians? Reverse sa kanila. Sa kanila magbigay ka para pagpalain ka. The more you give, anya, yan ay seed money, yun ay seed. Palalaguin mo yan para sa karya ng Diyos. Pamumungahin ng Diyos yan. Sa atin, hindi ganun ang understanding natin. Sa atin, pagpapalain ka muna ng Diyos, saka ka i-re-require ng Diyos na ibalik mo yung bahagi ng pagpapala niya. Ang ibig sabihin, hindi ka i-re-require ng Diyos na magbigay ka sa Kanya hanggat hindi ka muna niya pinagpapala o binibigyan. Yan ang biblical understanding ng tithe and ng offering. And here, sa chapter 14, klaro yan. Abraham was only able to give and bless other people. Why? Because first, he was first blessed by God the Most High. Abraham did something for the king of Sodom. He took nothing. Lot did nothing, but Abraham gave him everything. Abraham did nothing to Melchizedek, but gave him something. Abraham was blessed by God first, because God is the giver of everything. Join me in reading this, mga kapatid ko. These are pages 187, paragraph 2. Ready, get set, go. He who seeks to quench his thirst at the fountains of this world will drink only to thirst again. Everywhere men are unsatisfied. They long for something to supply the need of the soul. Only one can meet that want. The need of the world, the desire of all nations, is Christ. The divine grace which He alone can impart is as living water, purifying, refreshing, and invigorating the soul. Mga kapatid, Jesus paid it all. Jesus gave it all. So that in somewhere, somehow, we will be able to give a little. And until you are able to find satisfaction in Christ, you will clamor and you will crave to be satisfied with what the world can offer you, and you will find yourself disappointed again and again and again. When you get your new iPhone 11, you will be disappointed. When you get your Pajero, your Mitsubishi Montero, your Fortuner, nabili mo na yung subdivision mo, after a while you'll be happy, but then you'll be looking and longing for something else again. Until your heart is satisfied with Christ, the world will never satisfy your longing. You will always want to take something from Christ, because Christ is the only solution to the deepest longing of your soul. Kaya pala sabi ni Abraham, di ko kukunin yan. Ang mahalaga sa kanya, ang tunay na satisfaction, ang Panginoong Diyos. You can do that because Jesus Christ has paid everything for you. Ngayon, ang assignment niyo, mga kapatid, this week, try to give. Try to be generous. And try to find your only satisfaction only in Jesus. Sabihin mo, di bali nang wala yung opportunity na yan because I follow Jesus. Basta may Jesus. And your life will never be the same pagka nabago ang inyong attitude as long as you have the Lord Jesus Christ. Shall we all rise? We will be singing one of the most beautiful hymn ever written, Jesus Christ.